When he was set down on the judgment seat, his wife sent unto him, saying, Have thou nothing to do with the just man? For I have suffered many things this day to him because of him. But the chief priests and elders persuaded the multitude that they should ask Barabbas and destroy Jesus. Salamat sa inyong mga provision pa rin po ngayon, sa inyong video charges din po na nahadlangan. Maraming po kami dahil sa naman itong tumama sa amin. Bibilin din yung judgment sa mga nations, Panginoon, na pinapalalaan nila po ang bawat isa na ang mga bagay na hindi kami kayang kontrolin. And even itong fear na gusto lang dito, Lord, dahil ang tao ay mas takot sa sakit. Is takot sa inyo, Panginoon. So we pray as we listen this evening sa inyong mga mensahe, Panginoon, makita namin as you suffered here in this chapter, Lord, paano kayo kasinungalingan, paano kayo lalaitin, Panginoon, paano kayo nahihirapan, okay, na reflect kami, makita namin kung gaano ka-evil ang generation na ito, Lord, sa inyo, even sa aming Panginoon. Makita namin dahil tayo makita and that para kami niya walang pananampalataya minsan din na buong nago ang church. Makita namin yan sa iba. Maging iba kami, Panginoon, kaya kung mag-ingat sa mag-gabay ngayong ako at mag-gabay kayo ng malati. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Ako na po. So last week po na umisa na yung 27, isaan na ay Panginoon ay nahuli na nga po, di ba? Siya ay binetray ni Judas. So paano yun? Yan, nagsisi naman siya. Kaso siya ay hindi tinanggap yung kanyang pera. Binalik niya. So medyo nagtagal tayo doon, umisapan natin yung mga bagay patungkol kay Judas, syempre hindi siya ligtas. Medyo natakil natin yun, di ba? And then, hindi siya ligtas, pero nagsisi rin siya, pero hindi tinanggap yung kanyang magsisi dahil hindi naman talaga yun ang parang maligtasan. Okay, marami nagsisi sa Bible na si Pharaoh, sa isa yun, si Achan. Marami nagsisi kasi nahuli na. Pero may nagsisi rin na tama. So dahil naman pala tayo siya. By the way, iba yun. Makwento naman sa parable of the prodigal son. Pero nakita natin dito, si Judas ay matagalin ang kasama. Kaya nga Judas eh. Parang totoo. Pero hindi pala totoo. Kalaban pala ng Diyos. Kalaban ng church mismo. So lesson natin last week dyan ay maging totoo kayo. Kayo lang yung ay yung magkasabi niya, I mean, bakit ba kayo dito? Diba? Kasi anak mo ako eh. Kaya nga pinetrain kayo. Ang sinasabi niya sa inyo, pag laki nyo, maraming tayong kilala, anak ng pastor, o hindi lahat yan, magtatapad, yung iba nga dyan, hindi ligtas. Diba? So, kayo pa rin ang mamimili. Nililid lang namin kayo hanggat kaya namin, o bata, okay? Ganun lang yan, sa inyo, wala pa yan. Kasi yan, sina Peter, sina Joshua, alam nyo na yan, si Stephen, nilisip na yan. So, yung time Judas, unless sumisang Pierno. So, actually, tinakal din natin, paano kung anong nanampalataya dati, tapos bigla naging Judas? Imposible yun, di ako niniwalang ang Panginoon ay nanampalataya ka sa Panginoon, siya ay Diyos. Tapos nagkataon-taon, namatay mga sakasalanan, siligtas ka na ngayon, tapos ibebe ko yun. Hindi compatible yun. Yung mga ganyan, naalala ko tuloy. Napansin ko sa mga tao walang magawa sa doktrina. Ang gagawin nila, hindi may katotohanan. Hindi nila papatunayan yung kanila. Ang gagawin lang nila, pagdududahin ka sa katotohanan. Tulad nga, eh, paano kung ganyan? Paano kung ganyan? Yung binibigay na scenario, eh, napakaliit ng percentage na pwede mangyari, halos malabo nga. So, ano natin yun, hindi natin na that's not the way to determine the truth.
Okay? Putok up. Paano ganun? Ilang percent kaya mangyayari yan? Ilang percentage? Ilang chance? In the world na nangyari sa evolution, nangyari sa Big Bang. Alam natin, walang chance yan. Sobrang liit ng chance, halos wala. Hindi talaga. So dito, hindi natin kailangan pantalunan ng matagal kung si Judas ay ligtas kasi sinabihan nga siya ng Santo Perdition. So, wala tayo dapat duda doon. Amen? Amen. Hindi yan, hindi yan mahirap intindihin. Nagkakaroon lang talaga ng mga maling doktrina pag yung nagtuturo mismo, di mo alam kung ligtas o hindi. That's one. Yung iba, ligtas nga, tamad naman. And so, pumapasok yung mga doubts at yung mga false doctrine. So dito, binalik-aralan lang natin. So, pupunta na tayo sa pangalawang, ito, reprobate din ito eh, si Pilate. Okay, alam natin yung reprobate, di ba? Yung tao wala ng pag-asa, maligtas. At dito tayo natapos, so, diba? hindi niya sinagot si Pilate. Hindi niya siya interesado, maligtas si Pilate. Kasi hindi na nga, alam niya eh, hindi may ligtas ito eh. So sa halip na, alam mo, Pilate, tulungan kita. Ganito lang yun eh. Alam mo ba, hindi na siya ng ganun eh. Inaakusahan siya, one accusation from another, and then wala siyang sinasagot. Yung tayo natapos last time. Kasi wala na siyang inaasahan dito. Alam niya na, sa pupunta to. And si Pilate, may kita natin later na politikong to. Perfect example lang sa politiko. Walang pakialam sa katotohanan. Ang karami ng politiko, hindi lahat. Ngayon, dito sabi dito, now the peace of the governor was want to release unto the people a prisoner whom they would. So, familiar din to. So, meron silang nagkataon na may pista-pista rin sila. So, may customary sila. Eh, hindi ko nang alam dito. No? Again, ang nabanggit natin last time, ang pagbibilanggo sa ulungan ng isang makasalanan, hindi yan biblical. Alalan ba yun? Tinakil natin yan. Sa Bible, pag may ginawa yan, kung may pag-asa pa yan, maraming nagnakaw, okay? Nanakit. Okay, yung ginagawa dyan, pinaparusahan. Nagnakaw, madalas pinapalitan niya yung ginakaw niya. Depende kung anong ginawa niya, nahuli ba siya o namatay yung ginakaw niya. Iba-iba yung kaparusahan niya. Iba-iba yung kabayaran. Pero yung mga klase ng kasalanan na talagang kailangang patayin na, pinapalitan nila. Ngayon, hindi nila kailangan ng prisoner. Diba? Kung sakali kailangan ng prison, saglit lang, hindi sa atin katulad sa atin. Tsaka dito nakita natin sa Roman, pagan, government, ginagawa nila, inukulong nila. Hanggang kailan, ewan ko ba itong inukulong? Kasi masama siya eh. Kung masama siya, ang batas ng Diyos, ano nabihin natin? Ito, mga bata, makulit. Parusahan, di ba? Paluin. Pagbilinan, pagsabihan, turuan. Okay? So, pag siya'y natutuan na, napalo na, ano nangyari sa bata pag napalo na? Joshua. Natututo siya, di ba? Mali pala ako. Sabi ni Joshua, baka hindi marino. Tama naman. Kasi di kahit yung bata, di mo nang gusto mo yan. Hindi. Galit yung magulang mo sa'yo. Hindi mo nang gusto yan. Eh. Pero sa kulit niyan, di ba? Sa, alam mo na, may mga tumatakbo sa utak niya, ba't yan, hindi pwede itong pagdigyan niya. So, inaaral niya yun, tapos, pag may nagpo-correct sa kanya, tama mag-correct yun, nag-correct niya, hindi naman tutuloy-tuloy yan, di ba? Kaya sabi na sa'yo, mga naging problema natin din sa'yo, yung mga batang hindi natuluan. Yun ang problema talaga sa lipunan natin. Sa mismo, sa pamilya mismo, kasi nga, hindi rin naman ang paggabay sa Diyos, hindi man ang palataya, sino mag-uturo sa kanya? Kanya-kanya sila. Katulad sa Bible sinasabi, mga pagano, walang Diyos, kung meron man, Diyos-Diyosan. Kapag hindi lang paggabay, ba't nang huli, salit sa lipunan yung bata. So, that's not God's plan. And so, yun dapat, tuluan, paluin, yung kailangan pausahan ng bata, and then, sa labas, walang prisoner. Pag talagang deserved it, pinapatay na yun. And then, hindi na sila gagayain ng tao. And then, magiging
yung bayan ay magiging maayos sa Diyos. Maayos talaga. So yun ang plano ng Panginoon talaga sa mga mananampalataya at sa atin din. Kaso kaya hindi pa tayo, hindi pa siya nag-aari. Hindi nabilin yung makikita natin yan. Diba po tayo portado? Kasi nga dito merong papalayain. Ito, ang galing ng scripture, ang irony ng scripture. Diba? Si Jesus yung pinakamatino. Wala siyang kasalanan. Tapos, ano, para dito, kinumpara siya sa isang makasalanan, nasa papalayain pa yung makasalanan. Nakita niyo yung irony ng scripture, no? Galing eh. And ang tanong niyo, hindi naman nangyayari yan. Nangyayari ba yan o hindi sa panahon natin ngayon? Eh, lagi nga nang ganun eh. Ikaw, subukan mo sa opisina, sa kahit sa umpayan, ikaw yung magtino ka, hindi ka nang malaban, pag hindi naman kailangan, kasi hindi wala ka rin eh. For example, talagang hindi nilang ng Diyos, hinayaan ka, pinagkaisa ka sa sample. Madalas mangyayari yun. Bata pa tayo, alam na natin yan. Unlike nga itong mga to, yung sa homeschool itong mga ito, siyempre. Magtuturo sa inyo, di ba? Dati Stephen, nag-reklamo. Yung mga classmate ko, loko-loko, inaasal, nag-isinungaling, tapos yung teacher, ganyan lang. Eh, siyempre, andun lang yung pasweldohan eh, di ba? Pag magulang ka, ano, again, may iba teacher, okay din, pero hindi sila mag-drill down ng gano'n eh. Unlike sa dito sa bahay, hindi ka magpapalaki ng batang demonyo, di ba? Matilong ang magulang. So, alamin natin yan. Ngayon yung bata, matututunan na hindi mali pala yung sinungaling, mga asal. Okay? Okay. So, again, gusto ko lang makita yun kasi yung mangyayari dito is kabaliktaran na kabaliktaran. Kaya pag in any time na sa libutan, sa mundo, sa buhay natin, parang nakita tayo, parang unfair. Doon man lang yun. Kung mananampalataya ka, dapat alam mo na yun. Huwag ka mag-expect na may nagtanong sa akin dati sa disco, sabi niya. So, ba't yung mga ano, matitino, lagi sa mundo, parang lagi silang talunan. Parang may lumayaman yung mga, hindi ko, ilang pinag-aakala natin lagi dito, tatanong mo. Hindi ko naman ginanong, pero yun ang gusto kong sabihin, eh, dapat di na tayo nagtataka. Nasa sanlibutan, pag nagpakatino ka, minsan okay din, pero may mga time talagang pag sobrang tino mo, ikaw, God, siya yung magalit. Yun ang totoo. Okay? So yun na, tinawag mo si, ano pala, pangalan? Banabas. Ako, yun ang pangalan niya, yung Banabas. Therefore, when they were gathered together, Pilate said unto him, Whom will ye? Sino gusto nyo? That I release unto you by Barabbas or Jesus, which is called Christ. Another point dito, sabi niya. Alam niya, Kristo to eh. Nakita niya may last week na medyo tinakan din natin yan. May clue siya eh. Water. So, sa akin, sa buhay ko, parang una ay naasawa sa amin ako. Nalamang Kristiyano ka. Nalamang masol ka pa, eh, tapos ka. Medyo, hindi ka lang aasar eh. No? Nakatingin lahat sa'yo yan. So, ang sakit ng inaasar na kasi Steve eh. Maganda rin minsan nakakaranas ka ng pang-aasar eh. Kasi, ako, bata ako, minsan, nakaranas kang inaasar ka. Nag-iisip ka rin, totoo ba yun o hindi? Ba't ako naasar kahit hindi totoo? Di ba? Kasi ang totoo niyan, yung tao, mayroon siyang gustong, may iniisip siya, and then minsan yung iba, sobrang loko-loko na talaga. Yung iniisip niya sa'yo, regardless kung totoo yun o hindi, gusto niya maging isipin mo rin. Gusto niya isipin niya rin mo yun. Ako niyo ba yun? May iniisip ako sa'yo. Ganyan ka, sasabihin ko sa iyo. Ikaw, kahit hindi ka ganun, ganun ba ako? Hindi. Diba? Pag sinasabi lagi sa iyo, ganyan ka, ay, ganun nga siguro ako. Okay? So, maganda rin kasi matatrain ka.
Kasi isipin mo, ako yun yan, tumanim sa utak ko yun, yan, tao pala, ano. Nang-aasal lang. Hindi po yun yung pang-asal, hindi sa bata lang. Eh. Kaya nga ito, tinuturo ko, huwag na kayong makasal, walang kwenta yan. Okay, akala nyo lang, nakakatuwa yan. Kaya hindi nyo naintindihan yung ginagawa nyo yan. Paglaki nyo, gagawin nyo ulit. Gagawin nyo pa rin yan. Spiritual problem yan. Hindi yan something na laro lang ng mga bata. Sabi sa Bible, even a child is known in these ways, di ba? Whether it be good or it be evil. So, spiritually speaking, alam sa edad nyo, 7, 8, 9, alam nyo na yan. Kaya dapat maglabayan kayo. Okay, guys, tinuturo kayo din ang tatay nyo, salita ng Diyos. Okay, so hindi nyo dapat yan maging kaugalian. Kaya nakikita natin sa Bible, eh, sinong nilalahid ni Piloto? Pilato. Si Jesus? Eh ngayon, sabi mo, anong gagawa niya? May gumagawa niya. Maraming gumagawa niya. Pag, ito, hindi ko pinagpe-Facebook tumawa, siyempre, eh. Hindi naman siya kailangan. Eh. Pero pag ikaw yung maagang na-expose sa mga tao, makakausap ka, yung bata-bata mo, di ba? Yung sabi, makakasama ko, makapinsan mo. Eh, siyempre, wala kang pakailaw yan. Kasi, asaran. Pag nakasama ko sa mga ganung base ng tao, ano, may mangyayari sa'yo, may makatutunan ka, dapat di mo makatutunan. And lalo sa labas, kung hindi mo nakahanda, nakagagaya ka dyan. Okay? So, I believe ganun yung nangyayari ito kay Pilato. Eh, lalo na to, ruler to eh. Karamihan ng ruler, mayabang. Justified sa kanila, in a way, ha, sa kanila. O siyempre, ruler ka, dapat mayabang. Hindi ganun. Kung naiintindihan mo yung prinsipyo ng paano mag-rule, hindi yun ang sinabi sa Bible. Dapat ikaw yung pinaka-matalino, pinaka-humble, pinaka-talaga naman mag-ruler ka. Pero saksi na dito, di ba? Nakita niya, si Cristo, oh, itatanong ka pa ba, no? Kung matinukan tao, sige nga, inimbestigahan mo yung tao, walang kasalanan, puro bintang lang kung sinong naiingit sa kanya. Okay, by the way, ganun din kayo. Pag may nakita kayong tao, pinagdidiskitahan, ako ganun, pag nakita ko, pinagdidiskitahan, wala naman dahilan. Ako minsan, naawa ko nun, lalo ang kinakaibigan niya. Yun ang totoo. Medyo kakaiba lang yung mukha, yung kulay or something, tapos blackball na. Sa aming mga pastor, binablackball yung kakaiba doctrine. Iba doctrine mo sa amin. Kahit di nila makita sa Bible sa kanila, hindi, marami kami. Ewan ko, mga pastor pa yan, minsan. Possibly sila yung nakakalam yung pinag-uusapan natin. Pero, yung iba, ano? Wala, kaibigan-kaibigan. Okay, maramihan tayo, ha? Yung mga ganun. Okay? Ang nga sabihin na, ano? Ganun din, alam mo rin yun, eh. Diba nakikita mo din, nakikita nyo ba? Yung dito. Sineset up siya, pina-frame up siya. Ibig sabihin ba nun, mali na siya? Ganun ang gustong palabasin itong mga ito eh. Naasal sila, naipon yung galit nila. Ngayon, pinagplanuhan nila. Tapos gusto nilang palabasin ngayon si Cristo ay loko-loko, masama, kahit pa wala siyang kasamaan. Hindi siya nagkasala. Nakikita niyo ba, mga bata? Pwede mangyari, talaga nangyari. Ngayon, huwag mo yung i-apply sa sarili nyo. Kung mali ka talaga. Sabihin, na-persecute ako kasi wala akong ginawang mali. Excuse naman yun. Makikita mo din naman eh. Pag may ginawa kang mali, mali ka. Ikaw yung mag-sorry, ikaw yung magbago. Hindi yung persecution. Hindi ha. Ito ang talagang pinersecute si Jesus kasi wala siya kasalanan. Okay, move on tayo ha. So again, loko-loko itong si Pilato. Nagtanong pa. Nagtanong pa eh. For he knew that when, for he knew that for envy they had delivered him. So, ang ginagawa nito, parang pinapasa niya kayo sa tao yung kung ruler ka nga, kung alam mong nainggit lang yun, tatanong ka ba? Makikita natin dito, bakit naka-term niya sa grado. So, sabi nito, when he was set down in the judgment seat, his wife sent unto him. So, hindi naman pumunta doon, may pinasabi lang. O sabi sa'yo ng asawa mo, huwag mong, ano yan, have thou nothing to do with that just man. Sa Tagalog, huwag mong gagalawin yan. Matuwid yung tao niya. Okay?
So isang gospel para sinabi doon, medyo kinabahan si Pilate. Dito din sinabi. Kaya sabi diyan, "For I have suffered many things this day in the dream because of him." So sabi may mga warning na kay Pilato, kay Pilate na yung tao niya. Di ba ganun din tayo minsan? So sinong gusto mong ano yun? Bakit mga mabait kayo, nakikita mo. Pero yung iba sa atin, naisip mo na ito, nang tato, walang kalaban-laban ito. Ang gagawin ko dito. Sigilin ko nga ng napakalaki na ano. Kaya yung mga kalokohan, benta ko kaya ang alcohol ito. Huh? Pinipili mo yung sa palagay mo hindi makakalaban sa'yo, di ba? So pero, ano nangyayari sa'yo? Medyo nakakonsensya ka, siyempre. Lalo pag medyo matino ka pa. Itong mga ruler na ito, kahit mga asawa ng ruler, eh medyo ano yan. Alam mo na, hindi yung matino. Pero itong si asawa niya, medyo nakaramdam. Under panaginip, o sabi dito sa panaginip. Kasi I believe si Jesus, di ba, nabasa na lang kapag aralan niya, sabi dito, sikat na siya, kilala siya. Kung si Jesus ay matinong tao, eh, anong naman yan? May chismis kay Jesus. Masama daw siya, anong sabihin? Tatanong mo, hindi mo masama yun, nag-push lang eh. Ay, sinabihan si, sino ba yung sinabihan niya? Hirap din yun, di ba? Yung asawa mo, mali yan. Kapatid, asawa ng kapatid mo yan. Ah, ganun ba si Jesus? Eh, tama naman yun, di ba? Alam mo yun eh. So, alam mong tao na hindi dapat pala sa Jesus, pero nakita lang ito, winawarning yan siya, ganun din kayo. Pag may kasalanan kayong alam na, medyo hindi lang natatouch, hindi lang may na-cover ng preaching for example. Pero alam mo, sinabi ako, kung gagawin yan ha, huwag ka muna nakakaw ha, eh natetempt kami, wala nang iba nakakita. Diba? Kinakabahan ka pa rin. Pero, ito, kinakabahan na siya, na-warning na siya, nagpatuloy pa rin. Okay, nakita niyo yung, ang Diyos kasi binibigyan tayo ng pagkakataon eh. Na tayo ito malikod sa kasalanan. Pero, so, nakikita natin ganung karakter meron na si Pilate. Pinatigas niya na yung puso niya. So, hindi tayo dapat ganun. Marami rin mga kasyanong ganun. Ano tumatanda ako, nakikita ko rin, kahit medyo may, kahit na parang kumpara sa iba, may maturity. Pero kumpara sa, pag may mga certain na talaga, na topic na kailangan din, makikita mo kahit mga lingkod ng Diyos, hindi ka pagtagod pa yan. Okay? So, lagi yung pagtiwalaan yung spirit niya. No? Nakita ko sa Bible to, hindi tama to, ba't gagawin pa? Okay, lalo na ito, inosenteng tao. Kanilang pinagpaplanuhang patayin. Okay, yan. So, makikita natin siguro na medyo mamumove si Pilate doon. Okay? Pero ang nangyari, "But the chief priests and elders persuaded the multitude that they should ask Barabbas and destroy Jesus." So, yung mga tao doon, yung iba nang nag-imprint, sabi nila, parang binibigyan daw ni Pilate ng pagkakataon sa Jesus. Pwede rin yun. Parang ngayon, again, mali yun. Kasi ruler ka, ikaw na yung mag-judge, alam mo na yung tama't mali. Alam mo nang walang kasalanan. Bibigyan ko pa ng chance na, ano, sabihin mo, hindi dapat yung mamahusahan, wala itong ginawa masama. Ang ginawa niya, binigay niya sa tao yung mag-desisyon. Maling-mali. Parang mga politiko natin ngayon. Ano sabihin? Kahit yung mga ano, bakit inalaw niya yung ano? Kung nga bakla po, andyan sa TV, ba't inaalaw niya? Mabuti ba yan o hindi? O di, anong nasagot ng mga ano yan? Sabi, eh, yun ang gusto ng tao eh. Hindi niya naman ilagay yan, hindi mo gusto ng tao yan eh. Yung ang dami pa, violence. Okay, yun ang gusto ng tao eh. Ba't yung mga suot ng babae niyo sa TV show niyo, malalaswa? Eh, yun ang gusto ng tao eh. Diba? Eh, bakit yung mga bata? Hindi na ako. Puro laro.
Tapos, pangamahal ng laruan, di ba? Ganun. Yeah, o, ba't yun yung ano, ba't di pagbawal yan? Yung mga ano doon, sabi ni Pastor Rico, nung bumadami sa Antipolo yung mga ano, talbido, bar. O bakit inaalaw yan? Eh, yun ang gusto ng tao ngayon, tanyan, yung excuse. Excuse ng sinong ruler, na sabihin niya, eh, sa halip na ilagay niya sarili niya, siya ang ruler, siya yung mag-isabi kung ano yung tama, huwag gawin. Anong excuse? Napakaganda, no? Quote and quote na excuse na sabihin mo, eh, yun ang gusto ng tao, eh. Andaan niyo yun. Kahit kayo, malalagay kayo sa ganyan. Na may mili kayo sa excuse na yan o sa katotohanan. Alam mong mali, nasabi mo, eh, na gusto eh. Mga tapos, Stephen, tinuruan mo na yun. Iba yung gusto, iba yung tama, mali. Ibang kategory yung mong magaluin. Mali, dito ka talaga dyan. Ito yung gusto ko, ito yung tama. Hindi ganun. Minsan may gusto ka na hindi tama. Minsan may gusto ka na mali. Ibang kategory yun. So ngayon, alamin natin yung tama. No? Ang katotohanan, hindi sila survey. Oh. Sino ang gusto dito ng my church? Sige, huwag na lang. Ayaw natin eh. Hindi ganun. So, perfect excuse ni Pilato. Kaya huwag kayong, huwag nyo yung papangalan ng anak ng Pilato. Okay? Pangit to. Okay, pinersuade yung mga chief priests. By the way, sino yung pinakakalaban dito? Sa buong kwento ng ano, si Jesus. Sino ba yung talaga kalaban ni Jesus? Yung mga Romans ba? O mga Hudyo? Mga chief priests and yung mga religious phony. Gusto nilang panghawakan yung position nila na religious leader sila. Yan talaga kaya ngayon, hindi ako nangibula. Kahit ngayon, may nag-ano na sa akin, hindi na sabihin mo lang, ito yung tango ko. Nakong tatawagin ka ng ano-ano. Hindi na ako nangibulag dun eh. Sanay na rin kasi ako, nasanay ako eh. So dito, galit ang pinaka mga wicked people sa righteous. Okay? Alam niyo ba yung verse na yun? Si James Adam, hindi yung nagkakamali. Bakit daw pinatay ni Cain si Abel? Because he's... Naingit. Sa naingit, kasi righteous si Abel at wicked si Cain. Okay? So ganyan, exactly yung nangyayari dito. Okay, hindi gusto talaga yung tao, pero pinersuade. So another lesson na naman to. Hindi ibig sabihin na yung leader nyo, kalilan yung leader, susundin nyo. Sa lahat ng bagay, ako hindi. Obviously, sa ibang bagay, yan, sila yung in-charge yun, okay lang. Pero hindi sa lahat ng bagay, kasi katulad dito, particular, na may interest sila, di ba? Na gusto nila isulong, kahit napakasama. Pero itong mga tao ko, hindi na nag-isip, kilala nila si Jesus. Ba't natin ito pagpapalit sa magnanakaw? Nakita niyo yung wickedness na yan? Meron tao at mga tao na hindi nag-iisip. Naku, sakit sa ulo niyan. Kahit tayo, mga bata, hindi nag-iisip. Mga kahit matanda na, hindi nag-iisip. Ang hirap magsabihan. Ang hirap itama. Kahit nasa mali na, sige pa rin. Eh, ito sabi ng leader na, ginawa pa ang excuse yung leader. Tanong na, righteous ba yung leader nyo? Remind sa atin, hindi tayo aalis. Tulungan sa atin lang ako, wala akong sinasabi sa inyo na sundin nyo ako sa lahat ng bagay. E sinari ba akong gano'n sa inyo? Di ba ginagawa ko lang lagi, ito yung tama, sasunod ba kayo o hindi? Ang patunayan ko lang sa Bible, sa konsensya nyo, okay? Doon ako mag-aapin sa konsensya nyo, hindi sa... Ilalan nyo ba ako? Sagat ako. Sundin nyo ako. Hindi natin, hindi respect of person ang pinapairal natin. Laging ganun dapat sa church. Matama. Okay? Nakita nyo, may nakausap ako eh. Nakita nyo, pinagpala kami yung Diyos kasi mayaman doon, malaking church. Yun na yun. Yun ang dahilan nyo para kayo totoong church kasi malaking kami. Yun na yun. Maling-mali. Eh, kilala ka na ba? Ito, kilala tong taong to eh. Eh, kilala rin si yun eh. Mga compromise, mga lokolo, kilala rin yan eh. So, huwag kayong papadala sa ganun. Tingnan nyo kung ano yung matutuhanan, then, kung tayo mag-judge. Nagawa ng judgment.
So dito, kahit yung unthinkable, hindi mangyayari yung nangyayari. Dahil ginusto ng mga pinaka-chief priest at yung mga tao walang alam-alam, hindi nagtiwala sa Diyos, ginawa nila yung masama. Pinagpalit yung matuwid sa makasalanan, yung makasalanan sa matuwid. Okay. Ito na ngayon. The governor answered and said, naingit lang kayo eh. Hindi sinabi niya eh. Whether of twain will ye that I release unto you? Inulit niya pa. And siyempre, sinabi niya ng mga tao, eh, nilid na sila ng mga lokolokong chief priests, elders, na naiingit lang kay Jesus, dapat alam mo na yun eh. Eh, naiingit lang kayo, bakit niya ginawa? Anong ginawa itong masama eh? Banabas, so, napasabi ng tao ng gano'n. Ngayon, Pilate said to him, what shall I do then with this Jesus, which is called Christ? Again, paulit-ulit, nakita niyo yun. Ito si Jesus ay tinatawag na Kristo. Kung pag hindi ka pa malang kinalabutan nun eh. Pero baliwala na nga sa kanya. Sa isang taong medyo hindi na nag-iisip, dahil pinagpalit na yung matutuhan sa ano, kahit wala na yan. Kahit sabihin mo yan, ito ang tama mong gawin. Wala yan. Dating kayo mga bata, huwag niyong hayaan na umidad na kayo ng ganun, tapos hindi pa kayo ganun katalino. Hindi pa kayo ganun ka-spiritual. Okay? Hindi niyo ba? Kaya, kunin niyo yung mga lesson na nakakulat dito. Ngayon, gagawin ko dito kay Kristo. E di siya yung kulong mo, buti sana kung ganun eh. Medyo naawa pa yun. Ano sabi nila? They all say unto him, let him be crucified. Okay? So, gano'ng ka-wicked itong crowd na to? Ha? Sobrang wicked. Again, sabi nila, hindi, parang dito to yung kwento mo yan, pag matino. Hindi ganun. Pag sobrang tino mo naman, pag ginano mo yung kalooban ng Diyos, ang daming magagalit sa'yo. Ewan ko, naranasan nyo ba yun? Yun ang masama minsan natin, hindi pa natin kasi nakakanasan. Hindi tayo nagtiwala sa Diyos enough para makasuffer ng persecution. Kaya ang sabi ko sa inyo, lagi, ay, ano, mag-mature pa tayo. Hindi tayo taga-sunod lang ngayon. Okay, sumusunod-sunod kayo. Pero pag yung pagsunod mo talaga is medyo ibang level na, okay? Tulad yan, minsan may nakakausap ako ng ano. Minsan maganda na yung ano eh. Ang gusto natin mag-go with the flow na lang tayo. Yung mag-o-post ka, di ba? Kasi alam mo, pag nag-o-post ka sa mas maraming tao, ano kaya sa'yo? Nagagalitan ka. Eh, ano ba yung tama? Okay, brother, yan na lang. Lagi natin, classic natin yan, eh, doctrine na. So may kausap ako ngayon lang, Baptist daw siya eh. Kaso Calvinist eh. Huwag na pag-aralo natin yung Calvinist na yan. Eh kung bina, lahat ng post niya, yung iba naman talagang parang maganda talaga. Eh parang kung mali yung kaligtasan, o ano yun. Eh kahit demonyo nga, di ba, nag-o-confari din yan mabuti minsan. So, hindi ka pwede magmintis sa kaligtasan. Pag nagmintis ka sa kaligtasan, ano nga? Ang tawag sa'yo? Ito ka ba teacher? So, ngayon, pwede ko lang palampasin yun eh. Pwede natin palampasin eh. Kung gusto mo, kung pipiliin mo, bakit? Kasi para tahimik, walang away, ayoko may magsasabi sa akin, ganyan, kaloko-loko ka, post teacher. Ayoko nung gano'n, masakit din eh. Diba? Ngayon dyan, kung rin, nag-ano kayo dyan. Isa ka lang yung church. Baptist, ano yung Baptist? Ano yung parang Catholic din yun? Ano ba kayo? Muslim? Ah, parang gano'n lang kayo. Baptist kayo yun. Hindi mo na binobrought up yung dapat mo i-brought up na una, hindi sa liligtas. Okay? Gusto mo yun ka, dapat mo binobrought. Hindi kasi nga, kagalitan nila ako eh. Ano magusto mo nga sa buhay natin dito? Lahat ng tao, kasundo mo, hindi lang pwede yun. Pwede ba yun? Sino dito kasundo niyo lahat ng tao? Siya na, yan, kasundo. Maybe pa eh. Pero habang namimili na tayo, yan. Again, di, huwag niyo sasadyay na hindi kasunduin yung ibang tao para lang sa... Pero, siguraduhin niyo na, hindi niyo kasunduin yung ibang tao, hindi dahil kayo yung mali. Okay?
Pag kayo'y tama, maganda yun. Kasi sabi sa Bible, greater is the word. Pag pinapersecute ka, tama ka. Nakasundan niyo ba? Yan ang episode na ito eh. May narawa mo ba? Kaya mong episode na ito, makinig lang kayo. Imagine yung sinasabi ko. Okay? So, si Kristo, si Jesus ay napakamatuwid. Pinagpalit siya sa magdanakaw. At sa halip na siya ay kulong lang, atawin lang, palayain na, gusto siyang patayin. Hindi lang basta patayin, ha? Ano yung capital punishment? Tingnan nyo dito kanina kasi, sabi dito, but the chiefs and elders persuaded the multitude that they should ask Barabbas and destroy Jesus. So again, saan ang galing yung idea ng mga tao yun? Masama ba lang lahat ng tao? Hindi po. Tinatanim sa atin yan. Gandang example yung itong mga Amerikan daw po. Ngayon kasi, alam nyo, malakas sila, di ba? So yung mga Muslim daw, ay dinidemonize sa kanila. May wicked naman talaga yung Islam, pero yung tao, innocent yan. Well, bata, wala, si ganyan. 10 years old na Muslim. Bombay na natin yan. Ganun ang utang daw, ano, kasi tinuturo daw medyo sa mga Muslim. Ganun din, patayin natin yung Amerikan ngayon. Kaso pag ikaw yung Kristiyano, dapat ganun ka rin ba? Bombay na natin. So bakit ba pinasabi ito? Kasi pag ikaw ay nilid na kung sinong tao na wicked people, ngayon, ibang klase ang mag-brain mo sa tao. Ilalagay sa pelikula, sa kanta, sa lahat, sa news. So ngayon yung tao, pag hindi na nag-isip kumasa sa sarili niya, ito mong kayari. Kahit yung pinaka-wicked na kasalanan, gagawin niya. Kaya ito, ginawa sa kanya dito, patayin niyo. Crucify niyo yan. Imagine niyo kung gano'ng kasama ngayon. Again, lahat sila masama, pero nauna sa mga leader. Nauna yung mga leader. Paglaki niyo, mayiging leader din kayo. Ano klaseng mayiging leader kayo? Pipiliin niyo yan, mga bata. Lumalaki niyo, pinipiliin niyo karir niyo, pinipiliin niyo kung sinong kinakaibigan niyo, kakaawain niyo, pinipiliin niyo yan. Kung naging lukuloko kayong abogado or something politiko, wala kayong masisigil. Hindi sarili mo. Okay? Bigat, no? Bigat. The governor said, why? What evil had he done? Parang hindi niya alam eh. But they cried out the more, saying, let him be crucified! Napansin niyo yung ito, lesson na naman ito. Napansin niyo ibang tao, kahit kayo, pag alam mong mali ka, umapaliwanag ka ba? Ano yung madalas gagawin mo? Pag alam mong mali ka, pinagpapaliwanag ka, umapaliwanag ka ba? Dami ko na ako sa ganito eh, sa doktay naman niya, o kung ano man niya, mag-desisyon. Pag alam mong mali ka, hindi yung papaliwanag. Ano gagawin? Eh, mali siya. Alam mo niya, mali siya. Ano gagawin niya? Ibang bagay. No? Ililigaw niya yung usapan, or ano, impose niya yung kanyang will. Okay? Yung sabihin nun. Basta, ganun! Ganun ang ginagawa ng tao niya. Kung nakita ka nag-aaway kung sino man niya, mag-boyfriend o mag-asawa. Gawin mo to. Bakit niya gawin? Basta, gawin mo yun! Sa opisina, ganun din yan eh. Sa pilita na, di ba? Alam mo, mali ka, hindi ka mapaliwanag. Again, nakikita natin naman dito. Bakit? Anong masamang ginawa niya? Basta, ibango mo! Pakialam mo, masama-masama, tango mo na. Ngayon yun. Ang dali, pag nakita niyo na sa sarili niya, mag-ingat na kayo. Ba't ka? Gusto siyang ano? Gusto ko siyang patayin or ilaglag kung saan. Diba? Nangyayari yan, kahit sa ano ng buhay niyo. Eh, kalaro ko eh. Huwag na natin kalaro yan. Ano masamang ginagawa niyo sa kalaro niyo? Ay, sumbong na natin. Pero hindi pala totoo. Diba? Ano ba? Sige, kayo. Ay, huwag na natin sali.
nag-a-advise sa mga bata. Pero, later, nagiging mabigat nyo pag laki-laki nyo. Nagiging adjust mga tao. Pago na yan. Lang pa kailang umayos. Basta gusto ko ipago nyo yan. Okay? Ngayon, ito. Na bagay nyo kanina, ang gulo na dapat mo, sunod. Ang ganyan bagay kasi, parang number siya dito. Say, ultimately, ma'am, papataw na ang sentensya. Napaka-weak nito. Actually, naalala ko ito yung clenching na tayong ganito eh. Anyway, when Pilate saw that he could prevail nothing, but that rather a tumult was made, he took water and washed his hands before the multitude. Saying, I am innocent of the blood of this just person. See you to it. Okay, lalo lang, patuloy-tuloy, na yung irony nga, hindi lang irony, yung wickedness, yung kabaliktara ng utak nitong governor nito, tsaka yung mga tao na nanaig. Okay? Ano makita natin? Isang ruler na mahina, alam niyang mali siya, alam niyang mali yung tao, alam niyang matuwid ang Panginoon. Anong judgment niya? Ay, siyempre palayain na. Hindi. He will judge against what is true and just. At sabi niya dito, naghugas ng kamay. So parang kanina, nag-ano siya ng excuse. Ito, mayroon pang anik eh, ceremonya pa. Ay, matino siya kasi naghugas siya ng kamay. Kinalaman yung hugas ng kamay. Kaya dito sigat na sigat si Pilato. Yung bata akong ganyan, hindi ko rin maintindihan ko eh. Pero pag tanda-tanda ako, naintindihan ko, loko-loko ko. Ruler siya eh. Papatay mo ba yung inosente? Hindi, naalala niyo yung sa ating, ano? Yung parusa ng, sa mga Udyo. Ang mga binabanggit lagi ng Diyos. Bakit kumaparusahan mo mga to? Dahil, innocent blood. Dami nilang pinatay na inosente, mga bata. Hindi lang mga bata, yung iba mga. Pag inosente, protektado ng Diyos yan, tandaan niyo yan. Huwag niyong sasalingin yung mga inosente. Diba? Hindi lang bata yan, pati tao. Kahit adult yan. Alam mo na wala siyang ginawang mali, tapos mabigat ang parusa dyan. Kahit nainindihan niyo ba yan? Huwag na, pag inosente yan, huwag mong gagalawin yan. Pero nung ginawa niya, inayaan niya mapatay yung inosente. Then answered all the people and said, His blood be on us and on our children. Tandaan niya. Bigat yun, di ba? Ano yung pinipicture ng blood dito? Lutamatay yan. Di ba? Ay, mamatay siya. Sa amin mo, yan. Ipatong yan. Amin. Sige, kami sisihin mo. Nakita niyo, nagkatagpo sila. Isang weak leader, isang unjust leader. Excuse me. Ang nirulo niya, mga unjust din. Kaya sabi ko, nagkahalo-halo niya ang kasalanan eh. At ang biktima yung Panginoon, inosente. At napakaganda nitong statement nila dito, in a negative way. Kasi ito ay pinipicture yung, bakit sabi niyo, ba't yung mga Udyo, hirap maligtas. So hindi pa naman ako nakakanong video, actually meron doon para sa office. Pero hindi namin nakasalam mo, mataas ang tingin nila sa sarili nila. At sabi dito, ba't ang hirap nilang maligtas? Kasi sinumpa nila yung sarili nila. Nakita niyo yun? Uy, mapatay niyo yung inosente, okay lang yan. Chance nyo sa akin yun, parang ganun. Kami bahala dyan. Okay, may sumpa dyan, oh, sabi mo yan. Actually, may sumpa rin kay Pilato eh. Kaso, sinasabi ng mga tao, sa amin yan. Which is, pag ganun ka sa Diyos, sigurado ako. Maaaring hindi ipataw lahat sa'yo dahil mabuti nga siya at sa'yo mapagpatawad siya. Pero huwag mo nga hamuhin ng Diyos. Amen? Amen. Hamuhin mo ba ang Diyos? Kaya mo? Siyempre, hindi na. Pero inasabi sa mga bata, dating sa inyo yan, bagyong ito gusto ko, hindi gusto ng Diyos. Mamimili ka yan, tipin. Nakalabanin mo ba ang Diyos? Huwag. Okay?
Huwag na huwag. Pero itong mga to, sabi niya, hindi, yeah, matayin mo yan. Kamatayan niya, kami yung sumpahin. Pati mga anak namin. Grabe. Amen? Kaya huwag kayong magtayo mga Udyo. Ang hirap maligtas. Ngayon, may pag-asa may iba dyan. Pag-asa yan. Mga tao lang yun, mga bata. Pero ang inya, pinapasa sa kanila yung sumpa kasi. Kaya may maaabo tayo ganyan, subukan natin. Pero, ayun yung sabi ko lang, huwag kayong magtaka. Bakit? Karamihan mo yung mahirap maligtas. Dahil ginawa niya sa Panginoon to. So, ito na nga. Then the least he, Barnabas, unto them. And when he had scourged Jesus, he delivered him to be crucified. So, ano nangyari na? Ayun na. Lokolokong Pilato, isang bagay na maling-mali, anong ginawa niya? Inalaw niya. Inalaya niya yung lokoloko na dapat makulong or actually dapat, ano ba dyan? Actually, yung magnanakaw lang, kung magnanakaw lang yan, dapat yan ay, kung wala yung bayan, yung ginagawa dyan is parang ganun din, parang slave. Kaya at least nakakalaya siya, hindi siya nasa kulungan. Napapakinabangan siya. So dapat yan, pag slave. Kaso hindi, pinalaya niya. Yung mali. And then si Jesus, na inosente, sa kanilang hinataw, hinagupit, at hinayaang maipako sa cross. Then the soldiers of the governor took Jesus into the common hall and gathered unto him the whole band of soldiers. Ngayon, ito na. So dahil ang Panginoon ay na-condemn na, okay, ganyan po yan ha, kahit sa atin, pag ikaw ay na-condemn na ng batas, no, ng tao, minsan katulad nga yan, pag ang sentensya sa kanila, kulong. Nakita na ba kayo ng pinulong na ginagalak pa ng tao? Wala na, di ba? Kulong yan, bilanggo. Nako. Dati, naranasan yun eh. Naawa ko dati. Talagang, eh, nag-aloy ako ng minister sa mga. Parang mas gusto mong, ano, mamatay. So, anong ginawa sa kanya? Pag pinaubaya ka na sa mga sundalo, eh, yung mga sundalo, eh, yung pinakamaritin ng tao sa mundo. Ganun ba yun? Mabaliktan. Mga sundalo, nakatulad especially ng Roman soldier. Yan ba yung mga tao, ano? Mga nag-church lagi, nag-apos sa Bible. Magagalang sa tao, yan ba yun? Yan yung may yabang, yan yung mukhang pera. Di ba? Ganun yan eh. Kaya nga, yung isang pastor, ang ano niya, ang recommendation sa mga tao talaga, ano, no, pumasok lang kahit anong tabaho, huwag lang kayo magsundalo. Kasi dyan ang pera, dyan ang kapangyarihan, anong gagawin nila dyan? Godly ba yung leader nila? Hindi. Anong gagawin nila doon? Abusuhin nila yun. No, minsan nakakaawa rin sila, kaya nga kailangan maris din natin, pero eh, daming tabaho dyan. So anyway, pinabayaan si Jesus doon sa mga sundalo. Ano mangyayari sa kanya? As condemned siya. Ngayon na, may ginawa dito, pinaglaruan na siya. Imagine nyo yun, isang righteous na tao pinaglaruan. Okay, sinubangan at minakpa, no? Ito yung mga ginawa sa kanya. Kunwari, hari siya. Oh, hari! Niloloko siya. Tapos kinulunahan pa siya, kaso, anong corona sa kanya? Okay? Alam niyo na ba yan, mga bata? Binigyan siya ng corona, tinik! Sino na tinik na dito? Saan ka na tinik? Fish. Kaya sa halaman, especially halaman. Kaya may mga tinik yung halaman. Kasi yun talaga ay parang protective ano nila yan, di ba? Sa defense niya, para hindi sila lapitan. So, ang sakit niyan. Eh, kaso dito, may binanggit ditong halaman na talagang puro matinik. Sige naman, corona. Tapos, kinukaw na sa'yo. So, anong mangyari sa'yo nun? Ang sakit mo sa ulo pa. Alam niyo ba yung ulo natin ang pinakamadugong, ano? Isa sa mga pinakamatugo. Stated dati, nauntog yun eh. Talaga bumubulwak yung dugo. Kasi ginanong ko para hindi ano. Ganun pala yung ulo. Eh, tinusok ng mga tinik.
ano nangyari sa'yo? Nasasapain ka pa, atawin ka pa. Every, ano ganyan, tumutusok yun. And David in his right hand, ano yung rib? Ganyan, lolo ko siya, bowed the knee before him and mocked him, saying, Hail, King of the Jews. Kung sino dito yung nakakasal na, ano yung nakakasal ba sa'yo? Lolo, meron din, di ba? Inaasal, Spider, inaasal ba sa'yo? Ayan, ang ganda ito, naka-homeschool eh. Nakaasal sa kanila kami. Pero hindi yung, ano, syempre, hindi yung totodo, di ba? Pag ibang bata yan, walang pakialam sa iya. Stephen! Sa amin dati, wala naman nang asal sa amin masyado. Kasi mukha akong maangas dati. Takot. Takot, pero maliit ako eh. Uy! Hari siya. Imagine yun, nakakaasal dito. Tagapagligtas ka, iniligtas mo sila. Tapos yung ililigtas mo, inaasal ka. So, nakakaasal yung ano, yung kalalagyan niya. Pero lahat yan, tiniis niya. Amen? Again, di tayo iniwalang lahat yan, maliligtas. Lahat sana maliligtas. Pero iba dyan, tulad ni Pilate. Lalo pag, yun ba may pag-asa pa kung mga naloko lang. Sa akin dito, marami naloko eh. Kala nila, may religion na sila. Wala. So, inaabot natin sila. So, ngayon, yung mga Kristiyano kayo, minsan, dito na tayong tatapos muna. So, minsan, mga Kristiyano kayo, sobrang sensitive. Okay? Pag asalin mo lang, gusto mo na. Ba't di ka nag-church? Eh, kasi asalin nila ako. Bakit hindi ka nagpatuloy doon? Kasi asalin nila ako. Bakit hindi ka nag-upish? Kasi asalin nila ako. Eh bakit ka hindi ko pinanindigan yung tamang doktrina? Kasi asalin nila ako. Tatawas din yun. Yan totoo. Kaya dapat tayo mga Kristiyan, tumibay-tibay tayo. Pananampalataya natin. Hindi lang pananampalataya. Pati yung ano minsan, yung dibdib mo. Okay? Alam mo dapat yun, aasalin ka nga ako, ano ngayon? Yung Panginoon, hindi na siya basta inasal. Inasal talaga. Sinaktan pa. Ngayon, bihira na sa atin yung sasaktan eh. So, parang pala tayo natin. Bihira na yun. Pero minsan, hindi tayo makatayo. Hindi natin may bukas yung bibig natin. Sa takot. Eh, sinabihin ako, ano, tumigil daw ako eh. Ngayon, nasa tama ka, titigil ka. Tama ba yun? Hindi, lang kasi parang nakakatakot eh. Ibayan mo yung dibdib mo. Alamin mo kayong tama. Kung binabasa mo ito, alam mo yung tama eh. Ang tama, yung Panginoon ay walang kasalanan, hindi siya natusan. Dapat siya isambahin actually. Pero siya ay pinatay. Napakalungkot, napakabigat, pero I hope natututunan natin dapat ang matutunan. Di lang ito basta kwento, amen? Amen. Di lang ito basta kwento. Alam mo ang kwento nangyari kay Jesus, pinako. Hindi, dapat habang binabasa natin ito, naiintindihan natin, gano'n na tayo minahan, okay? Gano'n rin yung hirap na dinaanan niya. By the way, di lang ito yung paghihirap niya. Later sa impyerno siya punta. 3 days and 3 nights. Hindi yung believers ng iba. Pero dun siya, naghirap lalo. Okay? Pinasal pa siya. Yung pinakamaano na sa ano. Pinakamagana. Okay, nakuha niyo ba mga bata? Gagawa ba kayo ng bagay ng mali dahil pinasal kayo? No. Huwag. Hindi niyo ba gagawin yung tama dahil pinasal kayo? Mababaw yun. Okay? Matibay tayo sa tanong. Let's pray, Panginoon, maraming salamat at nakita namin kung paano ang pinagdahanan nyo sa lupa pa lang, Panginoon, kung saan kayo po'y matuwid, kayo po'y limak, kayo po'y nagkahataw. Wala kayong masalanan. So we pray na ang lesson talaga namin dito is manampalataya kami sa inyo na kayo'y matutuhanan at pag ginawa namin yun, madalas or napakadalas, Panginoon, na kami pa yung masasabihan mali, kami yung sasabihan na kami yung mga
power ng opportunity ng ilon, kami yung mga pagkakaisahan. Hindi dahil mali kami, dahil kami tamang train na maging maingat din kami, hindi namin na-apply ito sa amin, kundi yung applicable. So, pray na kailangan po ang mga tama sa amin, masali tayo po, makita namin ang kalinawan nito, maturo nito ang mga dapat namin sa buhay namin, at maging dapat i-teach namin sa mga tao. So, pray na, pray, tulungan na kami, Panginoon, nagkantayan, tumulong din sa amin sa kondisyon namin ngayon ito, Lord, maraming takot, mag-gather lang, takot. So we pray na magkabay niyo po kami kung ano yung hadlang natin, matuto kami yung panindigan na dapat yung tama pa ano. Ano ba sinasabi, hindi niyo na kumandit na mag-gather. So inihim mo kayo niyo sa luta dahil takot sila yung nawa pa ngayon, tumulong yung bawat isa na ito po ang mata sa aming buhay. Hindi namin imahin ang salita. Kailangan namin ng church, kailangan namin mag-gather physically. Dahil ito po yung iba po yung nakapag-encourage, magkali po yan dito. Ang malaking po sa aming, mag-gather po yung tao sa aming Panginoon. Ang paumbahay namin sa inyo. Yung malo natin, in Jesus' name pray. Amen.